Sinundan niya ng tingin kung saan si Melissa umuso. Napansin niya rin ang lalaking ito na pabalik-balik dito. Agaw pansin naman talaga ito. Paano ba naman? Artista ay na itsura nito. Nakakalimutan niya na lang ang pangalan ng artista na halos kahawig ng lalaki. Matangkad at built-in ang pangangatawan. Nakalatadong alaga sa pagjujem. Matangos ang ilong. Nakakaagaw pansin din ang makakapal ng mga kinay nito na animoy sadyang ikinuhit. Idagdag pa Adam sa apple nito na gumagalaw sa tuwing kumakain o nagsasalita. Kulang ang salitang tall, dark, and handsome sa lalaking iyon. Ilang beses niya rin itong nakaharap sa tuwing kinukuha ang order at pagsilbihan. Ilang beses niya rin nahuhuli ang lalaki na nakatingin sa kanya. Sa tuwing nahuhuli niya, ikaagad din itong umiiwas ng tingin. Bilaliwala niya na lamang at hindi binigyan ng pansin dahil sa sukay naman nila ito. Pupusta ako. May gusto si Pogi sa'yo. Nakangising tura ni Melissa. Sinong Pogi? Nakakunot noong tanong niya. Wala akong pera. Pulubi ako. Ikaw lang yatang pulubing mayaman. Hindi na siya magtataka kung madalas ay agaw pansin siya. Palagi niya rin narinig sa mga kamag-anak ng kanyang mga magulang na pang beauty pageant ang kagandahang taglay niya. Hinihikayat din siya ng iba na may potential sa catwalks na sumali siya. Subalit madalas pinagtatawanan niya lamang ang mga ito. Ayaw rin kasi ng daddy niya na sumali siya sa ganung mga event. Dahilan nito ay siya lang sayang lang daw ang panahon. At mas magpursige siya sa pamahalaan ng mga negosyo niya na. Matangkad siya. Malalabanos ang kulay ng balat niya. Lagpas balikat ang kulay itim na itim niyang buhok. Matangos ang kanyang ilong. Malantik ang pilikmata niya na tila katulad sa pilikmata ng manika. Sort of, she is beauty and brain. Madalas na rin narinig sa mga kamag-anak nila na kamukhang kamukha niyang tita Ana niya, ang kapatid ng kanyang daddy Manuel. Isang beauty queen ang tita niya, sumasali sa pageant sa paglalakad sa catwalk. May bahagi sa puso at isip niya na ayaw paniwalaan ang daddy Manuel niya, na ampon lamang siya ng mga magulang, gayong magkamukha sa nanang daddy Manuel niya. Bigla siyang nalungkot nang maalala ang kanyang ama at ang huling tagpo sa kanilang pagitan. Sorry, hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Hinging paumanhin ni Melissa, marahil ay napansin ito ang lungkot sa itsura niya. Ngumiti siya upang bawiin ang lungkot na iyon. Kunin ko muna ang order ng customer natin bagong dating. Pag-iiba niya ng usapan. Sige, kunin ko na rin ang ibang platong hugasin. Tumungo roon si Stella sa customer upang kunin ang order nitong pagkain. Pagkatapos niya makuha ang order nito, kinuha niya rin agad ang pagkain at sinerve nito. Pabalik na siya pagkatapos niyang ibigay ang order ng customer nang dumaan siya sa gilid ng inuupang stool ni Mario. Ayon kay Melissa, isang adik itong si Mario at labas-pasok na rin sa kulungan. Hinipuan siya sa puwit ni Mario. Pakiramdam ni Stella, biglang kumulo ang dugo niya at umakyat iyon sa kanyang ulo. Galit na galit siyang humarap dito. Ubod lakas niyang pinalo sa ulo si Mario gamit ang hawak niyang tray. Hindi man lang natinag si Mario mula sa stool na inuupuan ito. Tumayo ito mula sa puan. Matalim ang tingin itong ipinukul siya. Tila gusto siya nitong kainin ng buhay at buong buo. Bigla nakaramdam ng takot si Stella para sa kanyang sarili. Alam niya na hindi siya sasantuhin ni Mario ang katulad itong malademonyong pag-uugali. Nakatitiyak siya na hindi siya sasantuhin ng lalaking ito. Naihakbang ni Stella ng isang hakbang ang kanyang mga paanang paatras. Maarte ka lang, pero gustong gusto mo ng mahimas. Alitong hinablot ang isang braso ni Stella. Pitawan mo ko. Pilit nagpumumigla si Stella mula sa mahigpit itong pagkakahawak sa braso niya. Pakiramdam niya ay halos bumuon ng mahaba at maruming kukon nito sa kanyang balat. Alam mo bang mas gustong gusto kong babaeng palaban, lalo na kapag niniromansa ko na. Nakangisin itong turan. Bastos! Akmang sasampalin niya si Mario, ngunit mabilis itong nahawakan ng kanyang kamay. Ano, papalag ka, ha? Galit itong turan. Nilapit itong mukha sa mukha ni Stella. Naamoy ni Stella ang mabangong hininga ni Mario na nakakasuka. Ngunit hindi siya nagpasindak dito. Dinoraan niya ang mukha nito. Nalalong kinagalit ni Mario. Sasakupin ito ang labi ng talaga. Mabuti na lamang at naipilig ni Stella ang mukha niya patagilid. Bitawan mo siya. Matigas at galit na sambit ni Alexander. Ubod na kasi itong hinaway si Mario mula sa pagkakahawak nito kay Stella. Umigkas ang kamuon ni Alexander. Pinaulanan ng suntok sa mukha si Mario. Pumutok ang labi nito at nagdurugo ang sugat ito.
Hindi pa nakontento si Alexander, hinawakan niya sa kwelyo ang lalaking bastos at saka pabalik tinulak palabas mula rito sa loob ng karinderya. Napasubsob pa ito sa sementadong daan. Wala man namang ni isang naglakas loob na umawat. Huwag na huwag ka nang bumalik dito, kung hindi, hindi lang yan ang aabutin mo. Galit na tura ni Alexander. Hindi pa tayo tapos. Balik pagbabanta ni Mario, bago ito kumaripas ang takbo papalayo. Nangihinang napaupo si Stella sa bakanteng upuan. Pakiramdam niya'y mabubuwal na siya mula sa kinatatayuan niya, kani-kanina lamang. Umangat ang mukha niya nang humarap si Alexander sa kanya. Madilemang itsura nitong nakatunghay sa kanya. Hindi niya kayang salubungin ang mga titig ng lalaki. Pakiramdam niya'y hinihigop siya ng mga mata nito sa paraan ng tingin ipinupukol sa kanya. Salamat sa tulong mo. Mahinang sambit niya na nanatining na kayo ko. Next time you must wear a decent clothes. Tingnan mo yung sarili mo para ka nagtatawag ng mambabasto sa'yo. Anito na walang lingon-likod na tumalikod at tuloy-tuloy ang paghakbang ng mga paan nito paalis. May pagka-superhero rin pala si Pogi, pero mukhang galit ang isang yun sa'yo. Komento ni Melissa. Baliwala lang naman dito ang nangyari. Kung sa bagay, lumaki si Melissa sa magulong lugar, kaya't sanay din ito. Bastusin ba ang itsura ko? Tanong niya kay Melissa. Pinasadaan sa lang tingin ni Melissa mula ulo hanggang paa. Hindi naman, sadyang maganda at sexy ka lang, girl. Nakangising sad pa nito. Anong problema ng lalaking yun? Tinulungan nga niya ako pero nagalit din sa akin. Ani ang nakasunod ang tingin sa likod Alexander na naglalakad palayo. Habang nakatanaw doon sa labas itong kalenderya, alas 11 pa lang na umaga kaya mga ilan-ilan pa lamang ang kanilang mga customers na kumakain. Nagbibilang ka ba ng taong dumadaan o hinihintay mo si Pogi? Pambubos ka ni Melissa na dumaan ito sa tabi niya. Kunwaring sumimangot siya. Napangalumbaba lang may hinihintay na kaagad. Gumisi naman si Melissa. Talagang nang-aasar ito. Pansin ko lang, ilang araw nang hindi nakadayari ito si Pogi. Mismo na siya, no? Tudyo pa nito. Tumayo si Stella mula sa stool na inaupuan niya. Grabe talaga yung instinct mo, Melissa. Di ko alam may pagka Madam Marites ka rin pala. Natatawa niyang sambit at saka tinalikuran ang kaibigan bago pa ito makahirit ng isasagot ito sa kanya. Saan ka pupunta? Nakikita mo naman, di ba? Sa kusina. Pangaalas ka niya rito. Ang sabihin mo, talagang umiiwas ka lang na pag-usapan si Pogi. Ayaw mo lang aminin na may miss mo na siya. Medyo may kalakasang boses na sabi ni Melissa. Uy, bibig mo. Hindi ah. Tanggay niya agad. Pakiramdam niya'y biglang uminit ang pisngi niya at kasing pulo na iyon ng kamatis. Nang nakaagaw na sila ng pansin ni Melissa sa mga customer kumakain. Sino naman siya para ma-miss? Binibiro lang naman kita. Ani Melissa na sinabayan ng peace sign. Sumimangot siya rito at saka tinalikuran na si Melissa. Pumasok siya sa maliit nilang kusina. Naabutan niya si Aling Brenda na naghihiwa ng mga karne para sa lulutuin itong ulam para sa tanghalian. Stella, pakihiwa naman ng mga gulay para sa lulutuin kong binakpet. Mamaya. Ani Aling Brenda, nasaglit tumigil sa paghihiwa at saka tinuro nito ang mga gulay na hihiwain niya. Sige po, Tia Brenda. Tugon niya rito at saka kumuha ng kutsilo at peeler para umpisahan ang pagbabalat at hiwain ng mga gulay. Dalabas na muna ako. Aasikasuhin ko lang ang ibang customers natin. Turan ni Aling Brenda nang matapos na itong hiwain ng mga karne at saka nilagay muna roon sa loob ng ref. Sige po, ako na pong bahala rito. Ani ang pinagpatuloy ang ginagawa niya. Ay, ang iba rin yan. Kunwari ba, apektado naman kaya tumakas. Ayaw paawat na pananukso ni Melissa. Sumunod din itong pumasok dito sa kusina. Wala akong sinasabi na gusto ko siya. Aminin mo na lang kasi, pangulit ni Melissa. Binatupa siya nito ng maliit na pirasong bawang. Melissa, tigilan mo munang pakikipagulitan kay Stella. Marami na tayong customer. Kailanganin ko ng tulong mo, sabi ni Aling Brenda na bumalik dito sa kusina. Sige po, Nay, tugon ni Melissa. Bumaling ito kay Stella na patuloy na naghihiwa ng lulutuin. Tatalungin ko si Pogi kung anong pangalan niya. Nakangising tura nito bago lumayas para tulungan doon si Aling Brenda. Talaga lang ha? Ani ang nakataas ang isang kilay. Kunwari ka pa, eh gusto mo naman si Sir Pogi. Tudyo pa rin ni Melissa. Aalis ka ba o hindi? Kumuha siya ng isang tabong tubig
at saka winisikan ng tubig si Melissa. Aalis na! Natatawang saad ni Melissa. Ilang minuto lamang ang lumipas, bumalik na naman si Melissa dito sa loob ng kusina. Talagang ayaw siyang tantanan nito sa kakatukso sa supladong lalaking yun. Pogi nga pero hindi naman marunong umiti. At ang hindi niya maintindihan kung bakit nagagalit pa yun sa kanya na wala naman siyang ginawa na kinagagalit ito. Hanggang abot ay nga ang ngiti ni Melissa. Alexander ang pangalan ni Pogi at andyan sa labas. Hinihintay ang order niya. Ikaw na kaya magbigay? Tila kinikilig pang sambit ni Melissa. Napatingin si Stella sa kaibigan niya na ayaw siyang tigilan sa panunokso nito. Naramdaman niya na konting hapdi ng daliri niya, ngunit hindi niya iyon pinansin. Alexander? Nakakunot noong anas niya. Kakilala mo? Nagtatakang tanong naman ni Melissa. Hindi ah, kakaiba lang kasi ang pangalan niya. Hindi yan ang ituloy ang ibang sasabihin nang maramdaman niya na ang kaunting kirot sa daliri niya. Stella, ang daliri mo may sugat. Gulay lang ang dapat hinihiwa, hindi kasamang daliri. Hindi aware si Stella na nahiwa na rin pala niya ang kanyang daliri. Marami na rin ang dugong nagmumula sa sugat niya. Maliit lang na sugat to. Bale, walang sagot niya. Subalit hindi pa rin tumitigil ang pag-agos ng dugo mula sa nahiwa niyang daliri. Napuno na rin ang dugo ang makapal na tissue na ginamit niya na pambalat sa daliri niya na may sugat. Sa hindi siya sanay na makakita ng dugo na nagmumula sa sariling sugat niya, pinagpawisan siya ng malapot at namutla. Biglang nataranta rin si Melissa nang makita ang itsura ni Stella. Nay, si Stella, hindi tumitigil ang pagdari ng dugo sa sugat niya. Tura ni Melissa na dumukwang doon sa pinto. Binalikan siya ni Melissa at saka inalalayan na makaupo sa may stool. Maliit lang tong sugat mo, Stella. Sabi mo nga, malayo sa bituka. Huwag ka munang mamamatay. Mamamatay agad? Oo, mahirap na, multuhin mo pa ako. Kahit kailan, hindi matinong kausap nung si Melissa. Kaagad namang dumulog dito sa kusina si Aling Brenda. Ano nangyari sa iyong bata ka? Kaunting sugat lang po ito. Pilit siyang umiti. What happened here? Tanong ni Alexander. Akasunod pala ito kay Aling Brenda na bumasok dito sa maliit na kusina. She's cut her finger, sagot ni Melissa. Ay, hindi pala. Nahiwa ni Stella ang kuko niya. Natarantang turo nito. Dumaan si Alexander sa harap na mag-ina na Aling Brenda at Melissa. Ngilitian ng lalaki si Melissa. Nakatitig lamang dito. Let me, ani Alexander. Yumukod ito, nakaswat posisyon at saka kinuwang dalili ni Stella na walang tigil ang dugong umaagos mula sa nahiwa ng kutsilyo. Hindi inaasahan ni Stella ang ginawa ni Alexander. Tinanggal itong tissue at saka dinala sa mga labi nito ang daliri ng dalaga at saka sinipsip ang dugo mula roon. Gusto niyang magprotesta sa ginagawa ng lalaking ito sa daliri niya, ngunit pakiramdam niya nauubusan na siya ng lakas sa dahilang hindi niya kayang ipaliwanag ang mga sandaling iyon. Napatingin siya sa gawin ni Melissa nang tumikim ang kaibigan niya. Nakaalis na pala rito si Aling Brenda. Ibibili muna kita ng band-aid, sambit ni Melissa na may pinong ngiti na nakapaskil sa mga labi nito. Tanging tango lang ang naging sagot niya sa kaibigan na umalis din kaagad pagkatapos ito magpaalam. Tanging sila na lamang Alexander ang naiwan dito. Nakaramdam na rin siya ng pagkailang dahil sa hindi pa rin ito binibitawan ang daliri niya. Tumikim siya upang tanggalin na tila bikig na nakabara sa kanyang lamunan. Pakiramdam niya may mga paru-parong lumilipad sa loob ng dibdib niya. Sa sobrang kabang naramdaman niya ng mga sandaling iyon. Salamat, pero pwede mo nang bitawan ang daliri ko? Peste, kailangan talaga mabulol? Mura niya sa sarili. Stella, relax, pagpakalma niya sa kanyang sarili. Madilim ang itsura ni Alexander nang tumingin ito sa dalaga. Bakit di ka nag-iingat? Pagalit na sabi nito. Talagang hindi niya maintindihan ang ugali ng lalaking ito. Nakaraan tinulungan siya mula sa pamabastos. Ngayon naman walang pahintulot na kinuha nito ang daliri niya at sinipsip ang dugo upang sa ganoon matigil ang pagdari ng dugo mula sa sugat niya. Concern ba talaga ito sa kanya? Palagi ka nalang napapahama. Nauwi sa mahabang paninermo ni Alexander. Sandali lang. Tinulungan na nga siya ng ilang beses ng lalaking to, pero hindi ibig sabihin papagalitan siya at kung ituring ay tila batang pastit at sesermo na lang. Kasalanan mo. Naiinis na tura niya. Kumunot ang noon ni Alexander na nakatingin sa mukha ng dalaga. Ha? Kasalanan ko pa?
Ikaw na nga itong tinutulungan niya eh. Did I tell you na tulungan ako? Pagmamaldita rin niya. Buong tapang niya tinignan si Alexander sa mga mata nito. Ngunit yun yata ang malaking pagkakamaling ginawa niya. Nakatingin din palang lalaking ito sa kanya. Naghinangkan lang mga mata. Pakiramdam niya hinihigop siya ng mga titig ni Alexander. So, you're brave enough? But you cannot defend yourself. Galit na turan ni Alexander. I don't need your help. Matigas ang boses na sambit niya. Talaga lang ha? Nakipagtitigan si Alexander kay Stella. Seryoso itong nakatitig sa dalaga. Pakiramdam niya'y lalo nagkanda buhol-buhol ang paghinga nang dumakwang si Alexander sa kanya at nilapit ito mukha sa mukha ng dalaga. Halos magkadikit na rin ang tungki ng kanilang mga ilong. Ang pastila niyang puso, mas lalo nagliligo doon ang pagtibok niyon. Hindi niya kayang ipaliwanag ang naramdaman niya ng mga sandaling iyon. Naamoy niya rin na mabangong hininga ni Alexander. Tila ay pinaghalong mint at strawberry. Lintik? Saan niya ba naapuhap ang amoy na iyon? He is going to kiss me. Sigaw ng isang bahagi ng isip niya. Ani may masariling isip ang kanyang mga mata. Pumikit ang kanyang mga mata. Hinintay ang mga labi ni Alexander na lumapat at ang kanilang mga labi niya. May muta ka? Mahinang usa ni Alexander. Ramdam pa niyang mainit itong hininga na tumama sa kanyang balat. Nagmulat ang kanyang mata si Stella. Nakikinita niya si Alexander na naglalakad paalis dito sa loob ng kusina. Sa sobrang kahiyang naramdaman niya, parang gusto niyang magpa-dalos-dos mula sa stool na inuupuan niya at ikisay-kisay ang mga binti niya sa simentadong sahig. Naaasar na nahihiya siya sa katangahang naisip niya. Saan niya ba nakuha ang ideyang hahalikan siya ng impaktong lalaking yun? Wait, ito lang yatang impakto na gwapo, simpatiko. Nay, dali na kita sa klinik at patingnan sa doktor, lalong lumalayang ubo mo. May pag-aalalang sabi ni Melissa. Kasalukuyan sila nagliligpit at naglilinis sa loob ng kantin. Maaga sila nagsara dahil sa maaga rin naubos sa makakain ni luto ni Aling Brenda. Mag-aalas 5 pa lamang ng hapon. Wag na, gastos lang yan. Tanggay ni Aling Brenda. Pagpapatuloy nito ang pagkukwenta ng kanita nila ngayong araw na ito. Nay, lalang lumalabaho yung ubo nyo. Giit pa rin ni Melissa. Tumigil si Stella sa paghuhugas ng mga plato. Lumabas mula rito sa loob ng kusina. Tia Brenda, tama naman po si Melissa eh. Kailangan mo na akong magpa-check up sa doktor. Nababahalan rin siya sa ubo ng mabuting ginang. Sa tuwing inaatake ito ng ubo, tila kating-kating ang lalamunan nito. Napansin niya rin nangangayayat na rin sa Aling Brenda. Simula nang atakihin ito ng ubo nito. Mamaya, iinom ko lang to ng kalamansi. Mawawala rin to. Pigil ang napipintong pag-ubo nito. Isa pa, sayang ang pera. Pagmamatigas pa rin ni Aling Brenda. Nay, huwag matigas ang ulo. Nainis ng tura ni Melissa. Halos hindi na madrawing ng magaling na pintor ang itsura ng dalaga. Kayo na nga ito inaalala pero nagmamatigas pa. Simpleng ubo lamang ito. Iginiit pa rin ni Aling Brenda. Mamaya pupunta pa ako rin sa palengke para magpa-reserve ng ricados para sa mga lutuan nating ulam. Ako na pong bahalang pumunta ng palengke at magsabi sa mga suki po natin. Presinta agad ni Stella na kanina pa nakikinig sa pinag-uusapan ng mag-ina. Kilala niya naman ang mga suki ni Aling Brenda na pinagkukuhanan nito ng gulay at karne. Ilang beses na rin kasi siyang isinama nito sa palengke sa tuwing namimili ng mga kakailangan nila para dito sa karinderya. Parehas nakatingin ang mag-inang Aling Brenda at Melissa sa kanya. Sigurado ka, Stella? Ikaw lang mag-isang pupunta ng palengke. Sunod-sunod na tanong nila na tila ayaw maniwalang pupunta siya ng palengke mag-isa. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng kwentong One Night with a Stranger. Sana'y patuloy niyong subaybayan ang susunod ko pang upload. Maraming salamat!